Oh, ano guys? Tama ako o tama ako? 'Di ba? Sabi ko sa inyo eh, sa akin kayo makikinig eh. Eh kasi ako, sinasabi ko talang talaga, yung purong katotohanan lang, yung nakikita lang na mata ko, naririnig ko, and masasabi ko sa inyo ng diretso kasi wala naman akong pakialam doon sa parehong kampo kung anong gawin nila, hindi naman ako kasama niya. Kaya masasabi ko sa inyo ng diretso yung mga nangyayari diyan, okay? So ito po, nagsalita na si Symbolical Dad. Si Spokes Harry Roque, 'di ba? Si Tatay Harry o Tatay Digong, Tatay Harry o symbolical ha, baka may maniwala na naman. So nagsalita na si Presidential Spokesperson Harry Roque o nakahanda na ang Certificate of Candidacy sakaling magbago ang desisyon ni Davao City Mayor Sara Duterte na tumakbo sa pagkapangulo sa halalan 2022. Oh, ito yung quote ni Spokes Harry, sabi niya, kinakailangan meron tayong isang salita. Minsan na akong nagsabi, natatakbo lang ako kung tatakbo po si Mayor Sara Duterte. Handa ang aking COC. O ano ibig sabihin niya doon? Bukas ang last day ng filing. Magvi-vigil kami dito sa Malacañang kung sakaling mag-aain ng COC si Mayor Sara Duterte for president. Tama ako, tama ako. Anong sinabi ko sa inyo? O si Harry Roque very much involved dito sa pagkumbinsi kay Mayor Sara para tumakbo sa pagkapangulo. So hindi natin alam kung tomorrow ba kung magde-declare na itong si Mayor Sara. Pero ito na nga yun. Dito na nga papasok yung People's Reform Party. Yan ang sinasabi ko sa inyo nung isang araw pa. Nauna na dyan yung campaign manager ng mga Duterte, si Evasco, yung dating NPA. Okay? Narinig ko sa mga sources natin, nagsunuran na rin dyan yung mga malalaking, yung mga supporters, diehard supporters ni Sara. Mga membro ng mga Run Sara Run. Sila yung mga naninira kay Mayor Isko nung mga huling mga buwan eh. Pero nandyan na sila sa People's Reform Party. Nauna na. Napunta na sila dyan. Diba? So sinabi ko, sino ba ang high ranking na government official na membro ng PRP? Si Tatay Harry, si Symbolical Dad. Symbolical Dad, ha? Baka kayo talaga. So ayun. So ano ibig sabihin, ano mangyayari? O dalawa lang yan ang pwedeng mangyari. Either si Sara magbago ang isip, tumakbo na bukas, mag-file na ng kanyang COC para sa pagkapangulo, siya ang final hurrah, siya ang may huling magfa-file doon sa Comelec, sa Sofitel, or hindi muna, may magfa-file muna ng iba para sa kanya, magsa-substitute na lang siya sa November siya magfa-filing. O, sino ang PRP na pwedeng mag-file? Sino kaya, guys? Sino kaya? So, ang dalawa yung miyembro ng PRP na mabigat eh. Si Senator si Congressman Mike Defensor, tatakbong mayor ng QC. So, definitely out of the question na tatakbong mayor 'yon, and itong si Spokes Harry na dapat tatakbong senador sa People's Reform Party sa ticket ni Sara. Sa koalisyon ni Sara. Yun naman ang plano talaga. Dapat ginulo lang talaga nitong nila PDP, Pangulong Digong, Kusi, Bongo. Lahat na yan. Nagulo lang talaga. Diba? Pero mukhang doon papunta, guys. Okay? So, posibleng si Harry Roque, posibleng iba. Pero it would make sense kasi pag si Harry yung ipatakbo muna eh. Tapos papalitan na lang ni Sara. So, it means si Sara kailangan mag People's Reform Party din. Susumpa din sa People's Reform Party. Katulad nung mga membro niya na nauna na. Oh. It would make sense eh. Kasi nung 2015 si Yusek Martin Dino, baka this year ay si Symbolical Dad, spokesperson Harry Roque ang gumawa nun. He fills the role of that. Sa mga tao ni Digong, si Harry Roque ang makakatalon papunta kay Sara kung manalo si Sara. So ako guys ha, I stand by my commitment. Katulad ni Spokes Harry, may isang salita din ako dito. Ako ay nangako na kapag si Harry Roque ay tumakbo bilang senador, aking ikakampanya at susuportahan ko
dahil mabuting tao si Harry Roque. Kahit magalit kayo sa akin, nakita ko yan, mabuting loob niyan. Of course ngayon, trabaho niya, spokesperson, so ginagawa niya yung trabaho niya. Pero bago siya naging spokesperson, nakita kong gano'ng kabuti puso niyan. So susuportahan ko bilang senador. Pero syempre, kung tatakbong pangulo, hindi ko masusuportahan si Harry Roque. Siyempre, isko na ako eh. Isko Moreno na ako eh. Pero ganun pa man, kung mag-file yan na presidente, definitely, siya ay pang-filler para habang naghihintay kay Sara na to make up her mind, mag-substitute tumalon. So, yun ang makikita natin. So, ano pa makikita natin? Paulit-ulit ko sinasabi, humanda na kayo. Kasi yan na ang plano. Nakita nyo na, yan na ang plano ni Tatay Digong. Yung mga lumipat dyan kay Bongbong, makakatikim kayo ngayon. Ah, lumipat kayo ha. Makakatikim kayo ngayon. Yun lang akin nababasa dyan. Ayaw talaga. Parang ayaw talaga nila Tatay Digong kaila Bongbong eh. Hindi talaga mapagkasundo eh. Hindi ko maintindihan eh. Yan na nga, si Bongbong na nga nag-extend na kama. Ayaw eh. Eh syempre, ba't nga naman bibigay kay Bongbong yung Malacanang? Yun ang hindi magets ng mga followers, na kahit magkaaliado yan, magkaibang pamilya yan, magkaibang grupo yan, bakit nila bibigay yung kapangyarihan sa iba? Diba? So yun lang yun. Abangan natin bukas. Punta kaya ako sa Sofitel bukas. Ano tingin nyo guys? Punta tayo? Suportahan natin kung tatakbong senador si Harry Roque? Or kung mag-file ng presidente. Ay, exciting yon, exciting yon, guys. So, ayun po. Aside from that, other news, si VP Lenny nag-file na, tatakbong presidente. So, okay. Yun na, alam natin, tatakbo siya. Meron silang moves para paatrasin si Isko. Pag-usapan natin ibang ano. Pero mas excited ako dito sa gagawin ni Sara Duterte bukas. Sabi ko sa inyo, may galaw eh. May galaw eh. Kita mo naman eh. Nakita mo naman behind the scenes eh. Narinig ko sa PRP may galaw. Oh, 'di ba? Ano sinabi ko sa inyo? Yung kay Bongo, may hiwalay na galaw kay Sara. O ano nangyari? O nag-file si Bongo vice president. O si Sara ngayon umatras pero may galaw. Oh, tingnan mo, may galaw 'yan, makikita natin. 'Di ba? Kasi kung hindi tumakbo si Sara at hindi siya nag-substitute, ibig sabihin, goodbye Malacanang para sa mga Duterte. Ganun lang kasimple yon. Kahit sino pa manalo dyan, kahit si Bongbong pa manalo dyan, kaalyado mo, ibang grupo na yan. Isa na lang sila sa mga kaalyado ng mga Marcos. Diba? Pero ganun lang kasimple yon. So, bibitawan ba nila malabo? Mag-aaway yan. Yun ang aking prediction to. Ano, nakita nyo naman ako, diba? Lahat ng prediction ko so far naman, medyo okay naman. Karamihan naman eh, nagkakatotoo. Kasi nga, sinasabi ko ay puro katotohanan lamang. Kahit ako ay kampo ni Isko, pag nakita ko, sasabihin ko sa inyo. Diba? Pag malakas si Bongbong, sasabihin ko malakas si Bongbong. Pag malakas si Sara, sabihin ko malakas si Sara. Pag lumalakas si Sara, sabihin ko balanse tayo magbalita dito. Diba? Diretso lang tayo. Basta ako, gagawin ko yung party ko sa kampo ko. Tapos, itong mga to, ibabalita ko din sa inyo. Okay? So, real talk lang tayo. So, yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. I'll give updates pag meron pa mangyari. Okay? Bye-bye.